Actually po, nung 2014, yung araw na yun, kami po nung friends ko is manonood dapat ng Miss Gay lang. So pagpasok namin sa venue, hinarang po kami or inalok kami na mag-HIV test nung aming mga HIV counselor from Pasig Social Hygiene Clinic. So yun, it turned out na ako po ay nag-reactive. So, tinawag po ako, tinanong ako kung ano gagawin mo kung sakaling mag-diagnose ka as HIV positive or mag-reactive ka. Sabi ko, magpapakamatay po ako. Yun yung eksaktong sabi ko, magpapakamatay po ako. And then, dumating kami, nagsimula yung pageant. Lockdown competition na nandun pa rin po ako. Hindi pa rin po ako tapos kausapin kasi clear sa akin na magpapakamatay po talaga ako. Until dumating po yung time na nakapagod ng umiyak. Kasi after that night, 2 weeks po akong halos iyak ng iyak. Niiyak po yung mga kapatid ko, nagkapaalam na ako. So yun, 2 weeks yun. After nun, sabi ko, hindi, parang kailangan may iba, kailangan may gawin ako. So nag-search po ako sa internet. So napag-search sa Google, HIV, mga payat, sakitin, may ubo, mga ganyan. So sabi ko, payat ako pero hindi naman ako sakitin. So wala akong nararamdaman kahit ano. So I feel good. So sabi ko, teka lang, baka mali sila. Since pageant yun, baka nagkakalit-palit lang yung dugo. So after nung araw na yon, sabi ko, kailangan niya magbago. Minalo yung sarili ko. Kung yung dati po is, sobrang active ako sa sex na hindi po natatapos yung araw, hindi po natatapos yung buong araw na hindi ako nakikipag-sex. Hindi ako masaya, hindi kompleto yung araw kapag hindi po ako nakikipag-sex. Pero nung after kong ma-diagnose as reactive, nagbago yon. So, mas minalag yung sarili ko na kapag nagkaroon po ako ng trabaho, naging maayos yung buhay ko, at nagkaroon po ako ng partner. So, 2016, nung muli kong hinarap yung aking result, kasi nga, in-invite ako na mag-host na isang bikini open, na ang goal is makapag-spread ng awareness. So, yun, nag-host ako. Oh, sabi ko, mga bakla kayo, magpa-test kayo. Alam mo, may HIV na kayo, may AIDA kayo, ganun pa yung words na ginamit ko. Tapos until may nagsabi sa akin isang friends, sabi niya sa akin, "Tay, ikaw nga hindi ka nagpapatest, tapos kami i-invite mo." So parang, okay, sabi ko, may unfinished business na pala ako ng 2014. So that time, meron na po akong trabaho, may partner po ako, na mahal naman ako, tapos nakakatulong na ako kahit paano sa family ko. Umuwi ako ng bahay, nung 2016, na after ko mag-host, sinabi ko sa partner ko na may HIV ako. So maghiwalay na tayong dalawa. So ang ginawa ko niya, pinalayas ko siya. Hinagis ko yung damit niya sa labas. Parang sabi ko, ayoko na sa'yo, hindi na kita mahal. Ayoko mahawa ka, ganyan. So sabi niya, no, mag-stay ako. So nag-stay siya. So ano naman daw ngayon kung may HIV ako. So that day, kinabukasan, nag-start ako ng gamutan. At doon nag-start yung positibong pasigayan nyo. Kasi parang I feel na ayoko pong may tulad sa akin na na-diagnose sa HIV positive, na walang friends, na walang family. Kasi ako lang po talaga. Since nung nag-aaral hanggang ngayon, simula nung nalaman ni Mama yung status ko, ako lang talaga. Nakikiraw kayo ng kalatita, kalatito, kalalola. So para jump ako ng tinitirahan. Dumating pa sa point na tumira ka sa QC nang ako lang mag-isa with my friends. So talagang all by myself na ikangan lang. Mula ng 2016 hanggang ngayon, hindi na po ako nag-stop mag-amutan. Tuloy-tuloy na siya. Well, actually po, hindi po ako technically ako. Ito po ay in-offer sa akin ng positibong pasigenyo na ang akala ko lang is every quarter magkakandak lang kami ng event na mag-gather kami ng LGBT friends na magpapatest. So until dumating yung time na hindi ko po alam kung bakit ako napunta sa advocacy mismo. Kasi that time nag-work po ako sa corporate account executive sa isang corporate, sa isang company. So wala talaga sa isip ko yung advocacy na yan. Nung in-offer siya sa akin, unti-unti, dahan-dahan, hindi ko namamalayan na may advocacy na pala ako, na meron palang mga bagay ako na paniniwala na nagtutwist na siya. Like for example, into human rights.
So, hindi ko akalain na magagabi, hindi ko akalain na magaganto ako, mag-inspire ng tao, hindi ko akalain na mag-educate ako. Yung pakiramdam ko na simula pagkabata hanggang nung nag-iisip ako, plano kong maging teacher. Pero dahil na medyo hindi pinalad, hindi po ako nakapagtapos. Pero ngayon, dahil po sa advocacy na to, nakapagturo po ako sa mga estudyante, sa mga bata, sa mga teachers ko dati naturuan ko ng HIV, sa mga pulis, sometimes sa mga doctors, kung kailan ba ako invite para magturo ng HIV and para mag-share ng story ko. Nung una, sinishare ko yung story ko to inspire people, to touch po yung kanilang mga heart. Kasi feeling ko yun yung reason para lumambot yun. So yun yung goal ko, paiyakin sila para maramdaman nila na kailangan namin ng love, kailangan namin ng tulong. Pero itong pagpasok na itong mga bago matapos ang 2019, nag-promise ako sa sarili ko. Sabi ko, nakakapagod ng magpaiyak. So sabi ko, it's about time to share my story, to call for an action naman sa usapin ng HIV. Kasi po, 35 ang na-diagnose everyday. So 35 katawang diagnose everyday. So nasaan ang pamahalaan? Nasaan ang community, nasaan ang mga nanay, nasaan ang mga health centers, sa ganitong number, sa ganitong bilang. So, sa Pasig, sinisimulan ko siya. Or actually, matagal lang sa 2017 nung nabuo yung positibong Pasigueño. Pero ngayon, muli namin siya pinalalakas. Kasi pang-apat ang lungsod ng Pasig sa may pinakamataas na kaso ng HIV. So, yung acceptance ng family mo, kanina sabi mo, matagal na tanggap na mga doon. Paano naman sa friends mo? Actually, sa friends, wala po ako naging issue talaga. Friends, classmates, wala talaga. Wala akong issue. Hindi nila ako tinalikuran, hindi nila ako... Yun ang maswerte sa part ko. Kasi hindi po ako nakaranas ng sobrang stigma and discrimination. Kasi they know me na strong yung personality ko. Na kahit anong salitang sabihin nila sa akin, i-rebut at babalik pa lang, makapahiya lang sila. So, pinakamasakit lang sa akin is yung family ko. Hindi ko talaga nitira, hindi ko talaga lubos mag-isip kung paano ni Mama nalaman at ng mga pinsan ko. Kasi May, hindi ko alam na pala nila. Sabi lang nila nakikita na nila ako, sinuminom ako ng gamot. Pero alam na ni Mama, kami ni Mama nag-yes na sa kanya. Pero sa mga pinsan ko, sa mga tita ko, sa mga kapatid ko, wala pang confirmation from me. Though na malakas yung pakiramdam ko na alam na din naman nila, pero walang yes, yung parang confirmation from me. Until dumating po yung araw na ini-invite po ako dito sa Ibulaga. So parang una kong tinawagan, una kong tinext si Mama. So nag-ask ko ng permission and she said yes. If yung kapatid ko, yung mama ko, yung mga pinsan ng dalaga, yung tita ko, sila yung makatanggap ng discrimination. So, mas masakit yun para sa part ko. At ayokong maranasan nila yung kung anong naranasan ko before. So, yun. So, malaking yung approval nila. Tinawagan ko yung lahat ng mahalagang tao sa buhay ko. Yung mga pinsan ko, yung mama ko. Sabi lang nila sa akin, for sure, magiging proud sila sa'yo. Sabi ng pinsan ko. Sabi niya sa akin, sino ba sila? Sino pa ba? They don't matter. So yun yung, ang sarap lang sa pakiramdam na kahit na alam kong nagkamali ako once, pero at the end of the day, yung family ko yung tumutulong sa akin. Yung family ko na akala ko na hindi ako mahalaga for them. Kasi since pagkabata, hindi ko alam kung anong nangyari sa buhay ko. May pangarap ako, pero hindi ko alam kung saan ako pumunta. Na-lost talaga ako. So nung araw na sinabi ko kay Mama, nawala lahat ng pain, nawala lahat ng sakit, nawala lahat ng pagod ko na all this time akala ko ako lang mag-isa yung lumalaban. As in, ako lang talaga, never ako nakapagsabi sa kanya ng I love you, never ako nakapagsabi ng I miss you. Pero that time, naniyakap niya ako. Yung yakap, natapos lahat ng pagod at nahihirap. So ngayon, actually, kung mabasa niyo lang yung chat, yung muling chat sa akin, sabi niya, no matter kung ano man yung mangyari, nalitilo ako sa tabi mo, hindi ako mawawala, susuportahan kita, alam ko kaya mo yun. Kasi ang tanong nila sa akin, kaya mo na ba? Handa ka na ba? Ang sagot sa kanila, yes, handang-handa na ako. Kasi
tapos na ba ako sa stage eh. I know na kaya ko nang mag-share ng knowledge. I know na kaya ko nang mag-share ng information. Pero ang tanging worry ko lang, what if sila yung makaranas ng stigma? Sila yung makaranas ng discrimination? Anong gagawin ko? Kaya itong ginawa ko ngayon sa Itbalaga, ang ginawa ko ngayon, ano to, sobrang challenge for me. Kasi kaya kong magsalita sa maraming tao. Yung kwento ko, yung story ng life ko, ginamit siya or isa siya sa mga ginamit para makonvince yung mga senador na kailangan namin ma-amend ang batas. Kasi kung walang protection, kung walang programa for us, baka maubos kami or baka mas dumami pa yung katulad namin. So doon ko unang share yung kwento ko. Pero kasi iba yung platform na to, ibang-iba siya. Example, ito na lang, yung phone ko simula kanina hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil kakaring, may mga tags. Yun yung, actually, I'm happy kasi halos lahat naman sila nagko-congratulate. What if yung iba na hindi? What if may makasalubong? May nakapanood, makasalubong si mama, makasalubong yung mga kapatid ko. Ayoko silang mapahama. Pero dahil nakuha ko yung confirmation from them, nakuha ko yung yes nila, nagkaroon ako ng takas na. Tignan nila yon sa kung anong relasyon meron sila. Like for example, kung anak mo yan, ituring mo siyang anak. Kung kapatid mo siya, ituring mo siyang kapatid. Kung pinsan mo siya, ituring mo siyang pinsan. Kasi yun kadalasan kasi maraming namamatay dahil sa HIV, hindi dahil sa HIV mismo. Namamatay sila dahil wala silang pamilya. Namamatay sila kasi walang taong tumutulong sa kanila. Walang taong gustong tumanggap sa kanila. So, kahit hindi nyo na lang mahalin, ako, yun lang, siguro, personal opinion, kahit huwag nyo na lang mahalin, huwag nyo na lang ipagtabuhi. Let them stay, let them mabuhay. Yun na lang po siya. Tapos yun sa mga, di ba nga nasa parang option mo is mag-suicide. Parang gano'n. Parang pausapin mo sila yung mga magadaan, mga na-inagin. Or yung mga pagsaanan nila yung mga message mo sa kanya, guys, hindi HIV ang tutuldo sa kung anong pwedeng maging tayo sa mga susunod na araw. Maaaring ang HIV ay pagkakamali, pero sa akin, yung pagkakamaling yun ay mas nagbukas pa ng maraming pintuan sa mga oportunidad na pwede nating makuha. Hindi disability ang pagiging HIV, hindi ito pagiging less na tao. Ito ay challenge. Kung tatanungin niyo ako, kung mauulit yung buhay ko at kung magkakaroon man ako ng sakit ulit, mas pipiliin ko pa rin magkaroon ng HIV kaysa magkaroon ng cancer, kaysa magkaroon ng diabetes, o kahit anong sakit. Dahil hindi traitor ang HIV. Dahil kung marunong kang, kung sakaling may HIV ka, kung natutunan mong mahalin ang sarili mo, uminom ka ng tamang gamot, bubuhay ka ng normal. You can do better. Pwede mong makuha yung mga bagay na pwede mong makuha yung mga bagay na gusto mong makuha. Nang walang pag-iimbot, nang walang haharang sa'yo. Kaya mo yun.